Nag-iinit na usapan, umaakibong mga yan. Diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-una ng talakseri sa telebisyon. Face to face na with Miss Ami Perez. Hello sa lahat ng ating mga sawsawero at sawsawera. Handa na po ba tayo sa talakas? Sa bagayo, sa pula o sa puti? Eh sa Okrayan, ready-ready na rin ba? Eh kayo dyan, ha? Sa Warya. Ay, Chang, hyper kami dito! Sawsawa na! Saan ba tayo? Face to face na! Almusal at tanghalian, palinain hapunan. Aba, naku, sa lahat po ng ating mga kababayan, enjoy your food at higit sa lahat. Isang issue na naman po ang harapin natin at susubukan pong tapusin sa araw po na ito. At dito mismo sa entablado na nag-iisang talakseri at barangay hall on air, abay, pinipilit po natin talaga na ayusin ang mga problema ng ating pong mga kababayan. Pero bago yan, nais lang po natin batiin yung ilan sa ating mga sawsawero na talaga naman masugid sa pagbibigay ng komento sa ating fanpage sa Facebook. Unahin ko lang, hello kay Isabel Villarreal ng Santo Tomas, Santa Maria, Bulacan. Ang pagbati po ay galing sa inyong anak na si Christina Villarreal na nasa Kuwait po. At lubos na nagpapasalamat sa inyo, Nanay Isabel, dahil inaalagaan niyo daw ng mabuti ang kanyang anak. Happy viewing din po kay Virginia Alcaraz. Pagbati po mula sa iyong anak na si Michael Chonko at hi din daw sa kanyang magkakapatid na sina Marilu Gardon at Ate Raquel at Ryan Concepcion na nasa Japan. Don't worry, gato gosay, master. Aba, ito pa, maligayang panonood din sa Dimalanta family mula kay Demtart Dimalanta mula sa ating Facebook fanpage. Bihira daw, Naksa, ang host na may beauty and brains. Aba, salamat naman. At itinuturing nilang host ang inyong lingkod. Nakakataba naman po ng puso. Maraming maraming salamat. At ako pa rin po ang inyong Chang Ami na lagi nagsasabing kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At ito talaga ang host na may beauty at may brains. Nag-iisang Hans Martel. Yes! Standing in front of you is a 19-year-old. Biro lang, kunyari, feeling ko beauty contest, beauty and brains daw eh. Pero ito, no contest. Talaga mga eksperto. Ang mga susunod kong ipapakilala. Kilala niyo na kung sino ang trio Tagapayo! Naku, kung etong tatlong to, isasalang natin sa mga contest, talaga namang panalong-panalo tayo. O, kung ang contest legal, ay aba, may mas i-eksperto pa ba sa Chief Public Attorney ng Public Attorney's Office na si Public Attorney Persina Rowena Acosta. O, kung ang usapan naman ay religion, faith, and of course, the Almighty. Naku, expert na expert naman din po itong susunod. Wala pong iba kundi si Reverend Father Sunny Merida. Eh kung psychology contest naman, abay tatalunin nyo ba to? Eh expert din siya doon eh. Family counselor pa, Dr. Camille Garcia. Ang mga tagapay ng bayan na talaga namang sobrang ipinaka-proud namin dito sa programa. At ito pa yung isa. Kanina may nag-comment na beauty and brains daw siya. Aba, may gusto akong idagdag dyan. Beauty, brains, at puso. With a heart, Chang Ami Perez! Salamat sa'yo, Hans. Ako mga kapatid, abangan nyo ha. AOA,
Amy Hans on Air. Malapit na yan. Sa radyo, mapapakinggan nyo na po kaming dalawa ni Hans Mortel. Pero teka, ano itong nabalitaan kung nilalason daw ng kapitbahay ang utak ng mga anak ni Lisa? Sino nga ba si Lisa, mga kapatid? Alamin po natin. Ito po ang ating face-to-face issue of the day. Away mong kapitbahay! Lumala na! Dahil sa sobrang pag-ipasok ni Emily sa buhay ni Lisa. Hindi po ang lumala na sa isip ng mga anak ko. Sinabi niya sa mga anak ko na iba-iba raw tatay ng aking mga anak. Pero hindi yun totoo. Tinanong ako ng mga anak ko, nagalit ako, sinugod ko sa panik at kinulupi ko siya. Sabi ko na sa mga anak ko, sa akin kayo maniwala, kaya ako ang nanay niya. Masakit kasi mga anak ko sinisiraan nila. Ako, hindi ako nagsasabing ng ganyan. Iba-iba raw ng ama daw ng anak. Sabi ko, hindi ako nagsasalita noon. Ang kilala ko ni Lisa, iba-iba ang asawa. Hindi ako sismosa. Ikaw ang may kasalanan sa akin. Wala akong binibintang sa iyo. Subukan mo ko saktan muli. Lalaban ako sa iyo. Hindi ko pinagsisiya na sinaktan kita. Kulang pa yung kung tutusin. Alamin natin ang kwento niya dito sa Hindi Natitinag sa Una. Face to Face! Mga kasausawan, tawagin na po natin kagad ang nagre-reklamo laban sa kanyang kapitbahay dahil daw nilalaso nito ang isip ng kanyang mga anak. Narito po, si Lisa Espinola. Pasok! Face to Face! Ate Lisa, pakikwento nga po sa amin, sino po ba itong taong sinasabi ninyong nang lalaso ng isipan ng mga anak ninyo? Si Emily ho. Si Emily, matagal yun na po siyang kakilala? Matagal na, mag-chismosa ho siya. Bakit mo nasabi siya ay chismosa? Kasi sinabi niya yung mga anak ko na iba-iba tatay ng mga anak ko. Bakit naman niya sasabihin yun? Hindi ko po alam. Sinabi ko nga sa kanya eh, napatunayan mo bang iba-iba tatay ng mga anak ko? Ilan po ba ang anak ninyo? Dalawang babae. Ilang taon po, Ate Lisa? 38 taon. Paano po ninyo nalaman na sinasabihan niya ng mga gano'n ng anak ninyo? Nagsumbong po yung panganay ko. Anong sinabi? Mama, sabi po ni Inday, iba-iba puro tatay niya. Ang ginawa ko naman, no, sinugod ko sa palengke at ginulpi ko siya doon. Bakit niyo naman kailangan gulpiin? Eh, ninalasan nila yung isip ko. Pero diretso ang tanong, Ate Lisa, magkaiba ba talaga ang ama ng anak mo? Hindi po, iisa lang tatay ng mga anak ko. Sino ang tatay nila? Si Romy po. Anong palayaw ni Romy? Nunoy. Asawa mo ito o kinakasama lang? Dati ko po asawa. Ano naman ba ang dahilan bakit itong si Aling Inday ay nakikialam ng gano'n at kinakausap ang mga bata ng gano'n? Pupunta po ako sa bahay ng biyanan ko, eh ginagawa niya ako ng kwento. O, ito na naman ang mama mo. Manghihingi naman ng pera sa papa mo. Matalang... Anong reaction mo kapag nagsalita siya ng gano'n? Nagagalit po ako. Nainis ako, bakit nakikialam siya sa may buhay na may buhay? Hindi mo namin nakikialam ang buhay niya. Parang, anong karapatan ni Aling Emily na maghimasok ng gano'n, eh kung buhay niyo naman ito. Sabi ko sa kanya, di ba rin akong laitin mo, wag lang mga anak ko. Oo. Kasi ibang usapan na yun. Paano mo pinaliwanag sa mga anak mo na hindi totoo ang sinasabi nitong Emily na to sa kanila? Sa mga anak ko, kayo maniniwala kasi ako nanay mo. Sa kayo maniniwala. Oo. Ako nakakalam kung ano nangyayari. Hindi ibang tao. So kayo ni Nonoy ay hindi na nagsasama. Hindi na. Bakit kaya naghiwalay? Naghiwalay po kami ng asawa ko kasi lagi niya ako ginugulpe. Wala na nga siyang trabaho. Ako na nga naghahanap buhay. Ginugulpe niya pa ako. Kaya hiniwalay ako. Gano'n na kayo katagal hiwalay nitong si Nonoy? 2 taon na ako. O, nagbibigay naman ba siya ng sustento hindi sa mga bata? Suportado ko lahat ng anak ko. Ang anak ko nag-aaral sa akin, wala itong maasa. Hindi po ako nanginasuporta dahil wala mo po siyang trabaho eh. Ako, nag-aaral po ah. Nagtitinda-tinda po ang kakanin. Parang may baon yung anak ko. Nung kayo ay nagsasama pa ni Nonoy, sino bang kasama ninyo sa bahay? Yan ang nanay niya po. Oh, kamusta naman ang trato sa'yo ng ayos naman nanay po, kasi lang. Yung sumulang nakulong ang asawa ko, ay pinagtabuyan kami ng biyanan ko. Sabi ng biyanan ko, hindi daw ako pwede tumira doon kasi masirap ng bahay. Nakulong si Nonoy? Bakit siya nakulong? Ikakasok po siya eh. Nagnakaw po siya ng kable ng Miralco.
Wala naman po siyang trabaho nun eh. Hindi ko naman sinabi magnako. Ako naman nagtatrabaho eh para sa amin. At ako pa rin po. Bakit wala siyang makuha ang trabaho? Kasi tinatanggap po siyang trabaho. Pag nalalasing, hindi ko nagtatrabaho. Magtatrabaho siya pala niya gusto. Pag naisipan niya na magtrabaho, mayroon trabaho po siya. Diretso ang tanong, Ate Lisa, mabigat itong katanungan na ito. Gaano katotoo na nung mga panahon na si Nonoy ay nakakulong, isa sa mga nirereklamo ng biyenan mo ay yung may inuwi kang lalaki sa bahay. Naamin ko po yun. Naamin ko po yun. Pero hindi ko po pinagsisihan yun. Pagdating sa mga anak ko, makapit po ako sa patalim. Maapit po ako sa kanya kasi walang-wala po talaga kami noon. Sino itong lalaki na ito? Yung pinakasama ko po ngayon. So, sinasabi mo na hindi mo mahal itong lalaking to at kaya mo lang siya kinasama ay dahil sa pera niya, ganun ba? Hindi po. Mga kapatid, napakinggan po natin ang mga sama ng loob ni Ate Lisa sa kanyang kapitbahay na sinasabi niyang pakialamera nga itong si Emily. Oras na po para malaman naman natin ang panig ng kwento niya. Narito po, si Emily Catanos. Pasok! Face to face! Face to face! Ang maling. Face to face! O, bakit? Ay! Dali! Mga kapatid, malalaman po natin ang panig ni Aling Emily sa pagbabalik po ng face to face. Siya lamang kayo. Face to face! Face to face! So, Aling Inday, eh, kung totoo, na sinasabihan mo yung mga bata sa murang isip nila. Sinasabihan mo yung mga bata sa murang isip nila. Hindi ako. O ay, pwede kang ipa-aresto. Hindi ako. Kung mapatunayan, attorney, na ginawa niya at makukulong siya, gaano katagal ang kulong? Kapatid, kami po'y nagbabalik dito sa Nag-iisang Talak serye. Inireklamo ni Ate Lisa ang kanyang kapitbahay na si Emily dahil daw nga po sinisiraan ito sa kanyang mga anak, pati na rin daw dun sa lugar nila. Ate Inday, sandali lamang po. Ate Inday. Sampu pa. Ate Inday. Ate Inday. Ayan. Gusto ko lamang kong malaman, ano po ba ang nangyari at bakit kailangan ninyong sabihan ang mga bata na iba't iba ang kanilang ama. Hindi ako nagsabi, ma'am. Sino hindi, wala nagsabi? Wala akong sinabi, bisag isa. Sungaling. Oh, wala akong sinabi. So, sino po ang nagsabi noon sa hindi mga bata? Hindi ko alam kung sinong nagsabi. Pero alam po ninyo na hindi yung dapat sabihin. Ang halon yan, ang nanay ni Nonoy. Oh. Nga, Day, si Lisa, naghiwalay na sa iyang kabit. Ang ko wala magpapakialam dyan. Nagsumbong ang anak niya doon, muto nga pinuntahan ako ni Lisa doon. Nagsabi yung anak niya, Mama, pumupunta ka lang daw doon ni Papa. Kay magpapakasta lang daw siya. Kwento mo dito totoo, anong kwento ng anak ko sa palengke? Anong kinuwento ng bata? Kwento ng anak ko sa akin, Mama, sabi ni Inday, iba-ibaro at tate namin. Paano masasabi ni Inday, bakit nakita niya ba mga ginawa namin kayo? Oh, nakita mo ba? Wala ang aking sinabi sa anak mo. Siyempre, maniniwala ako, anak ko yun eh. Bata yun nagsasabi, maniniwala ako, anak ko yun. Di ba, ano ako sira na sira mo? Pagdating sa mga anak ko, padudungay ko ang uso mo. So, sinong nagsabi na iba ang ama? Hindi ko alam kung sinong nagsasabi. Gaano po katotoo, ayon dun sa aming research, yun daw pong asawa ninyo naninilip kay Ate Lisa. Oy, narabito sabi niya, bakla yung asawa ko. Bakit maninilip sa kanya? Bakit naman niya nasabing bakla yung asawa niyo? Aywan ko sa kanya. Eh, bakla daw eh. Bakla naman talaga asawa mo. Oh. Hindi nagkakanak. Eh, bakit? Oh, hindi ako makanak. Tatanda ka na walang mag-aalaga sa'yo. Kaya naingit ka sa kanya kung may anak. Ikaw, wala ka oy, na. Hindi ako. Diretso ang tanong po, Ate Inday. Baka naman po naiingit kayo kasi may anak si Lisa at kayo po ay wala. Hindi ako maiingit. Hindi ako maiingit. Nasaan asawa mo ngayon? Sa tabi mong asawa, iniwanan ka ng asawa mo. Hindi mo alam kung sino ang nag-iwan. Pag nag-aawin ka, ay bakla ka, hindi tayo magkaanak. O, doon pala sa babae mo. Sismosa, ikaw ang sismosa. Paano mo siya ang sismosa ako? Paano mo nasabi? Sandali, sandali, sandali. Pakiawat! Paano mo nasabi? Teka, Hans, para ang lumalabas. Pareho silang sismosa. Pero bago siya mag-isaw-saw?
Para matigil sila sandali sa kanilang pagtatalo, baka may katanungan kayo? Ate Inday, may tanong po si ate sa inyo. Ate Inday, bakit ganon? Ikaw bilang may pamilyang tao, wala kang anak, dapat gagabayan mo, payuhan mo ang ay, naku, kaibigan mo. Hindi, kasi may yan, mga anak siyang... Ang ulo yan. Wala kang pakialam, ate. Wala kang pakialam. Wala nga akong pakialam. Bakit pakialam ako? Lang, kung ano yung naririnig mo, huwag nang ikalat. Oh. Kasi problemang malaki yan. Bakit pakialam ako? Ate Inday, ang sinasabi ni ate, yun nga po, yung kahit kayo yung pinagkikwentuhan ng biyena ni Ate Lisa, tanggapin nyo lang na kwento sa inyo. Huwag nyo lang daw sana iparating sa ibang tao. Hindi naman ako nag-aano sa kanila. Baka yun din kasi ang ikinakagalit ni Ate Lisa. Hindi. Pagsalita ng nanay ni Ayo, yung binyana ni Lisa, na naringig sa anak. Kayo lang po ba ang pinagkikwentuhan ng biyena niya? Meron pang ibang taong pinagkikwentuhan? Yung biyena niya o kayo lang po? Ako lang. Naringig sa anak niya. Oo. So, paano nga nakarating sa ibang tao pa? Salamat, Hans, at sa mga sawsawera natin dyan sa puti. Attorney Acosta, kung sakali pong mapatunayan, Ate Inday, sakali pong mapatunayan na ginawa po ninyo yun, yung paglalason sa isipan ng mga bata na sinasabi niyong iba't iba ang kanilang ama, Attorney Ma, kukonsidera po ba yon na parang child abuse? Tama ka, tiyang ami, ano? Kasi ang pang-aabuso sa bata, hindi lang yung sasaktan mo physically, pwede psychologically, mentally. So, Aling Inday, kung totoo na sinasabihan mo yung mga bata sa murang isip nila, pwede kang ipa-aresto. Hindi ako, kung mapatunayan, attorney, na ginawa niya at makukulong siya, gaano katagal ang kulong? Abay, matagal yun. Pwedeng hanggang 12 anos yun. Makulong siya. Mga bata yun eh. Attorney, meron na po bang nakulong ng dahil sa chismis? Meron. Meron na? Oral defamation yan. Mga 6 na buwang pagkakulong. Hanggang ano, no? 1 taon, pwede makulong. Depende sa assessment ng judge. Pero yung oral defamation, tumutukoy sa paninirang puri. May multa rin, attorney? Meron din. Pwede multang ipataw. Kung walang pang multa, kulong. Pero sa puntong ito, ay nagtataka ako. Tumatanggi si Aling Inday sa mga akusasyon ni Aling Lisa. Pero bakit nag-aaway sila? Bakit sila, si Aling Inday, parang may sama ng loob kay Lisa. Parang ang sinasabi niya, attorney, siya naman daw, napagsabihan lang. Nakwentuhan lang ni Bienan. Ang sama ng loob ni Bienan. Yun nga, ang chismis-chismis kung ihahatid mo rin yun, ikaw magiging source nun. Wala kang niyatid. Wala, naringig sa anak niya mismo. Kaya ang anak niya nandoon sa... Pero ang kwento ng dalawang bata, ikaw may sabi. Maano na yung bata. Kung tuturuan nila, madali ma... Tinuturuan yung bata? Ibig sabihin yung nanay pa magsasabi sa bata ng mali siya? Bakit ko tuturuan anak ko? Alam ko lang anak ko, wala iisip. 13 years na, tuturuan ko pa anak ko. Ay, huwag ko sa inyo. Ko sa'yo? Bakit? Hindi ba maturuan yung bata? Sandali lang po. Aling Inday, teka, nagbibintang ka ba o totoo yung sinasabi mo? Pati yung pag-aakusa na tinuturuan ni Aling Tisay o Lisa, yung mga anak niya, na magkwento na kung ano-ano, ibig sabihin si Aling Lisa pa nagkukwento ng mali siya. Diba ibig sabihin mo? May nanay po ba na gustong gawin yun sa kanyang anak? Wala naman po siguro. Wala naman. Siyempre, ang magulang, isang ina, ibig na bigyang inspirasyon pa yung mga anak. Turuan na kaganda ang asal. Hindi imulat sa mga mali siya, chismis, intriga. Aling Inday, ibig sabihin yung mga bata nagsisinungaling? Aling Inday. Hindi man tagugulpi sa pare ko kundi nagsasabi ko itong anak ko. Siyempre, maniniwala ko sa anak ko. Masaya ko man yung anak pa kita. Hindi nga. Hindi bakit? Nga. Nanay ba kita? Maniniwala. Maraming salamat, Attorney Acosta.
Han, sa unang pagkakataon, ano ba ang ating mga kasausawan? Sa pula ba o sa puti? Kaninong kwento ba ang mas kapanipaniwala na sa parte ba ng puti? Kay Ate Lisa o sa pula, si Ate Inday? Ano ba talaga ang totoong nangyayari sa pagitan ng dalawang ito? Siyang Ami, sa ating unang round ng botohan, malinaw na medyo mas naniniwala ang mga sausawero at sausawera sa kwento ni Ate Lisa na itong si Ate Inday ay may ikinakalat na hindi masyadong magandang balita tungkol sa kanya. Ngayon naman po mga kasausawan, tawagin po natin ang kumare ni Ate Inday at dating kaibigan ni Lisa na magpapatunay kung anong klaseng babae nga ba si Ate Lisa. Narito po si Melanie Ruiz. Pasok! Ate Melanie, gusto ko lamang malaman. Ay, sandali. Malalaman natin ang panig ni Melanie sa pagbabalik po ng Face to Face. Diyan lamang kayo. Ano ba ibig sabihin ng Between sa Plaza? Nagbibilang siya ng lalaki. Siya naman ang sasabi nun eh. Oo, oh, ako. Sinabi mo yun? Ako pa nga nagbibilang nagsabi niya sa akin. Pero saan tayo nagbibilang asawa? Kami po ay nagbabalik dito sa paborito po ninyong Barangay Hall on Air. Ang ating mainit na issue ngayon ay ang problema ni Ate Lisa na di umano'y kinakalat ni Ate Inday na iba't iba daw ang ama ng kanyang mga anak. Narito si Melanie. Melanie, dati kayong magkakilala at magkaibigan ni Lisa. Ano nangyari? Bakit kayo nagkaaway? Naiinis na ako sa'yo. Ito, binato yung ano ko eh, kumari ko eh. Bakit binato ni Lisa ang kumari mo? Anong pagkakaalam mong nangyari? Nag-aawat ako sa'yo, hindi ka magpaano. Sabi ko, magpunta ka sa barangay, ayaw mo magpaano. Naawat mo ako? Oh, nalagyan ako sa gana, tandaan mo yan. So, umaawat ka lang nung sinugod ni Lisa si Ate Inday, ganun ba? Ayaw magpaawat ni Ate Lisa. Anong alam mong dahilan? Bakit sinugod ni Ate Lisa si Ate Inday? Tungkol sa bata. Eh, sinungaling naman kasi anak niya eh. Paano naging sinungaling? Eh, paano naman sabi niya na, ano, sa mama, alam mo si Inday nagsasabi na ibang ama ko, ganyan-ganyan. Oh. Bakit? May palagay ka bang iba ang nagsasabi noon sa bata? Iba. Iba ang nagsasabi? Kasi hindi nagdadaldal to, hindi daldalera to. Sino ang nagsasabi nung ganun sa bata? Ano sa kanya? Eh, mga anak ko wala sa akin, nasa inyo yung mga anak ko. Paano napunta sa kanila? Yung mga anak ko, nasa tatay niya. Ngayon, nagsumbo yung anak ko sa akin, pinuntahan ko sa tinatawagan ko, Mama, sabi ni Inday, iba-iba rin tatay. Sumugod po ako, binugbog ko po yung sa palengke. Dapat nagpunta ko sa barangay. So, ang mga bata, wala sa'yo? Wala po. Bakit? Nasa kanila, nasa tatay nila. Pumunta sa barangay. Sa kanila yung mga anak ko sa tatay. Yun ang kasunduan ninyo? Oo, kasunduan. Pag may pasok na sa akin po, pag walang pasok sa kanila, salitan kami. Si Melanie ba ay nangungupahan din doon? Sariling bahay. Kalapit lang ninyo yung bahay kung saan naman nangungupahan si Ate Inday. Gano'n ba kayong ka-close dati ni Lisa? Hindi masyado. Hindi masyado? Anong alam mo sa pagkatao ni Ate Lisa? Doon lang, kapitbahay ko. Hindi naman siya nagsasabi sa'yo ng mga sama ng loob niya? Nagsasabi sa sama ng loob, ba masarap pala ang dalawang asawa? Ha? Masarap pala ang dalawang asawa. Masarap ang may dalawang asawa, sabi niya? Masarap ang may dalawang asawa, sabi niya? Sinabi mo yun? Bakit magdalawang asawa kung wala kayong pakialam? Dalawang asawa. Oo, di ba? Pakialam mo niyo yung mga buhay niyo, wag yung buhay ko. Katatang sampung lalaki ako. At ano gagawin ko para sa mga anak ko? Oh, ikaw, ginagawa mo lahat para sa mga anak ko. Wala ako. Lahat ako, nagtitinda ako. Tinda? Baka naman lang si Jealous ang ano. Sandali lang. Ang gusto ko malaman, Ate Melanie, bakit nabansagang bituin ng plaza si Ate Lisa? Napatunayan niyo na mamlasa ako? Oo. Ano ito sinasabi? Ano ba ibig sabihin ng bituin sa plaza? Nagbibilang siya ng lalaki. Ha? Nagbibilang siya ng lalaki. Siya naman nagsasabi nun eh. Oo, ako. Sinabi mo yun? Ako pa nga nagbibilang nagsabi niya sa akin. Pero saan tayo nagbibilang ng asawa? Oo. Oo, di ba? Ako, kaya ako natutog sa plaza dahil ginugulpe ako noon. Doon ko pinapatog mga anak ko. Eh, lasing ang sinulay, laging lasing.
Totoo naman yan, di ba? Alam mo yan, Milani. Yung binubog ako ng asawa ko, nasa ang andong ano, hinubaran ako ng asawa ko, andong paano ka binubog? Bakit ka hinubaran? Paano ka yung sasaktan ka talaga ng asawa mo eh? Dapat ka nandun ka sa loob ng bahay mo. Alam mo, ating gabi, alam oras na marating, pagdating malasing ka na eh. Bago kayo mangaral sa akin, pangaralan nyo muna yung mga sarili nyo bago ako pangaralan nyo. Wala ka nang pakailan kung may pasa ako. Ay, hindi kinuno yan, ha? Hindi yan kinunoy. Aba, sinabi ko ba kinunoy? Oo. Ate, siya, di ba sabi mo hindi kinasak ka na kayo? Wala pa ka dismosa nyo. Hindi yan kinunoy. Oo. Iwalay na kayo. Yan pa sa kanino. Dismosa nga kayo. Oo. Mga anak mo yung susumog sa amin eh. Nanunod sa amin yung mga anak mo eh. Eh, dismosa nga kayo. So, sino nga ang gumawa nun sa kanya, Ate Melanie? Sa pagkakaalam ninyo. O, sino? Sayta kayo, sino? Oh, tingnan nyo, hindi nyo pala. Magsasayta kayo, hindi nyo alam. Sino nagsuntong sa akin? Sino nagbubo sa akin? Asawa ko? So, bakit? Diba, sabi naman mga anak mo, bakit binubugbog ka? Mamayal, dito na ako kita matutulog, ah. Ating Milani. Kasi, sino nang bubugbog sa kanya? Si Nonoy? Binubugbog na naman siya ng pilay na yun, ah. Hindi, oh. Sino po? Oh. Ay, ikaw binubugbog? Hindi ako binubugbog. Bakit sino ba yung kinakasama niya ngayon? Oo, kasi pilay. Hindi ko alam pangalan niya. Grabe kayo mamanlait. Kahit pilay ang asawa ko, maski pag naman di malasinggero, mga asawa nyo, mapalainom. Eh kayo, ang asawa ko at pilay-pilay, marunong sa buhay kayo, mga asawa nyo sa mga iniwala ka na, lalong-lalo ka na. Oy! Iniwala ka na asawa ko. Ha? Oh, bakit? Lasinggero ba ang asawa ko? Hindi nga, lalakero naman. Oy! At kung saan-saan na papunta ang kwento ngayong araw na ito, patawarin. Meron ba gusto mong isaw-saw dyan sa pula? Nakakaloka ang mga revelasyon siya. Sino may katanungan na dagdagan ng ating bisita? Pag kayo magkapit-bahay, dapat naman kailangan wala na kayong silipan eh. Tsaka buhay niya yon, kahit pag sampu siya lalaki, wala tayong pakialam sa kanya. Naku, napakarami kong katanungan kay Dr. Camille. Una lang, Doc, para maliwanagan ang ating mga bisita, ano ba ang epekto sa mga bata, lalo na ganun ang edad? 8, tapos yung isa, 12 ba? 13. Ano ba ang epekto kapag ka ang bata ay sinasabihan ng ganun na ang kanilang ama ay magkaiba? Ang tendency nun, maaring sila ma-confuse. Kasi paano kung meron silang talagang kinagigisnan na ama tapos sasabihin ng isa, sino sa atin na ang may tatay dito? Dapat yung nanay, hindi na niya hinahayaan na papupuntahin pa niya palagi doon sa lugar na talagang sasabihin na natin na pugaran ng chismis at kung ano-ano ang madidinig ng mga bata. Una-una nung nadinig ko yung sinabi na hindi maganda ni Aling Inday na ganito ang klase ang nanay nila, gusto mo mang depensahan yung nanay mo pero parang at alos ka bilang isang bata dahil kasi parang sinasabi niyo na ganitong klaseng ina meron ako tapos ganito pa yung tatay ko. Parang mismong kayo na yung mga tao sa ano ang nagko-confuse dun sa bata para maging sabihin na natin eh paglaki eh talagang maging rebelde. At the same time, may posibilidad na kung ano man, kung sakasakali mang mali ang ginagawa ng kanilang ina, ay maging gawain din nila. Dr. Camille, narinig natin kanina sinabi ni Lisa na siya ay binubugbog ng kanyang unang asawa na si Nonoy. Tapos, nabanggit naman ni Ate Melanie na meron siyang pasa na dahil baka di umano ay gawa ito ng kanyang kinakasama ngayon. Bakit ganon? May kinalaman ba sa personalidad ni Ate Lisa na parang lahat ng mga nagiging karelasyon niya ay yung medyo mabigat ang kamay? Aling Lisa, no, tanong ko lang, ano po yung dating trabaho ni Mang Nonoy? Construction po. Pero hindi siya militar o ano, wala hindi na? Hindi po. Hindi. Tapos yung pangalawa? Nagpa-parking po sa simbahan. Pero hindi naman siya nakulong nakagaya ni Aling ni Mang Nonoy? Nakulong po siya. Ah, okay, so may pattern. Kung napapansin niyo yung pattern na ganito, no, maaari nating sabihin na si Aling Lisa, because of the fact na naging biktima siya nung pagiging, nung battering, talagang pananakit ng kanyang asawa, nagkakaroon siya ng tinatawag nating codependence. So mismo, siya ang gagawa ng paraan na kahit nasabihin mo na sinasaktan na siya, siya yung mag-a-adjust. Marami pong salamat, Dr. Camille, sa magandang paliwanag niyo. Mga kapatid, tawagin na po natin ang lalaking ayon kay Lisa ay nagsalba sa kanya at sa kanyang mga anak. Narito po ang kanyang kinakasama ngayon na si Mario Estopia. Pasok! Kuya Mario, diretsang tanong. May kinalaman po ba kayo dun sa pasa ni Ate Lisa ngayon sa kanyang mukha? Ganun po
Sinaktan mo daw ako, binulpi mo daw ako. Sabi ko, binulpi mo ba si Ate Lisa? Hindi po. Sinaktan niyo po ba siya? Hindi kahit po. Na minsan? Lakas ng boses mo. Hindi po. May asawa ka ba, Kuya Mario? Opo, meron po. Alam mo na meron siyang anak? Opo, dalawa po. Alam mo rin na meron siyang dating kinakasama? Opo. Alam mong kasal sila? Hindi po alam. Kilala po ninyo yung dating kinakasama ni Lisa? Opo, si Lisa. Kamusta po ang relasyon ninyo? Maayos naman? Opo. Kuya Mario, gaano mo kamahal si Ate Lisa? Malaki po. Malaki ang pagmamahal mo Opo. Sa kanya. Hanggang saan mo siya kayang ipaglabay? Sa patayan po, ma'am. Pero gaano katotoo na nung kayo ay nagsama, alam mo ba na inuwi ka niya doon sa bahay ng kanyang biyenan? Alam mo bang bahay yon ng biyenan niya? Opo. Alam mong bahay yon nila Nonoy? Opo. Bakit ka pumayag? Pero hindi ko kami nagtagal. Hindi mo kami tumagal sa pinagsabihan ba siya ng biyenan mo? Kinausap wala siya? Wala po yung biyenan ko nung doon kami natuwa. Ah, so walang tao doon sa bahay? Mga anak ko lang kami apat. Nakita sila sa akto. Ha? Nakita sila sa akto. Na siyempre, nahuli sa akto si Lisa at si Mario Nino. Paano mo nalaman ang kwento na yan? Aking kwento sa inyo ni Aling Emily. Mga kapatid, tawagin po natin ngayon ang unang nakarelasyon ni Lisa at ama ng kanyang dalawang anak. Narito po, si Romeo Nonoy Espinola. Pasok! Pero siya ang tanong, mahal mo pa ba si Ate Lisa? Eh, sa tingin ko, hindi na dahil nasa itsura nito. Ay! Sandali lang! Sandali lang! Mapapakinggan po natin ang panig ng kwento ni Kuya Nonoy sa pagbabalik po ng nag-iisang talakserye, ang Face to Face. Diyan lamang kayo. Bakit mo siya iniwan? Hindi ginugulpi ako niyan eh. Presa naman kayo ng gugulpi sa akin eh. Wala naman kayo sumasya eh. Ah, so parehas lang! Parehas lang kayo ng gugulpi eh. Meron ba ako nag-experto sa inyong dalawa? Lahat kayo, pero kay Mario lang ako. Miss Ami Paris would like to thank the following. Dr. Steve Mark Gunn of JAOC Dental Clinic. Philip Stein. Face and Figure. Skin Glow by G-Max. Salon de Manila. Plains and Prints. Gloss Nails. Watercolors Makeup at Shangri-La Mall. Angel Wings and Beautiful Things by V. Hans Mortel would like to thank Dr. Money and Pai Kalayan. Face to Face would like to thank the following. AXN Time and Sport Shades. EC27 Guava Plus Organic Soap. Effectively controls 27 skin problems. Ludi's Peanut Butter. A tradition of nutrition. F101 Direct Sales Apparel and Shoes. Home Appliances by Minami. Galing ng quality. Placenta by Samstre. Kami po yung nagbabalik dito sa Face to Face at mapapakinggan natin ngayon ang panig ni Kuya Nonoy. Kuya Nonoy, gusto ko lamang maunawaan, bakit ka galit na galit kay Mario? Kahit sino naman magagalit. Inuupa, kinastigin mo na anak ko. Ang asawa ko, tingnan mo ang black eye. Lupaan ko ba yan? Ha? Sinaktan po ba ni Mario ang anak ninyo? Oo, nakademand na niya sa headquarters. Pinatawad lang kita. Sino po ang dinimanda? Si Mario. Si Mario. Nino po. Ako. Ano po ang dahilan? Bakit kayo nagreklamo? Kinakastigo niya yung panganay ko eh. Hindi ko inugulpi anak mo. Tanda mo yan. Hindi. Totoo ba yon, Ate Lisa? Pinapalo ba ni Mario ang mga bata? Sa akin eh. Di ba alam? Ikaw nasan ka? At mag-iinom ka? Kuya Nonoy, kayo po ba hiwalay na matagal ni Ate Lisa? Oo. Hiwalay na kayo? So, ang ikinagagalit nyo na lamang po ay yung sinasabi ninyong pananakit, di umano, ni Kuya Mario sa anak ninyo. Uh-huh. Ano po bang alam ninyo doon sa pasa ni Ate Lisa sa kanyang mukha? Ano pong sabi ng mga bata? Siya may gawa nyan. Ano pong kwento ng mga bata? Gana magkamali yung asawa ko. Asawa mo, hindi mo nasawa yung asawa ko nang yun yan. Tanong mo sarili, ba't iniwanan kita? Tanong mo muna yung sarili mo. Bakit mo siya iniwan? Hindi ginugulpi ako niyan eh. Presa naman kayo ng gugulpi sa akin eh. Wala naman kayo sumasya eh. Ah, so parehas lang! Parehas lang kayo ng gugulpi eh. Meron ba ako nag-experto sa inyong dalawa? Lahat kayo, pero kay Mario lang ako. Di ba nang umalis?
nagpromise ka sa akin ng undoy. So Lisa, inaamin mo na sinasaktan ka rin ni Mario. Paresan sila. Pero si Mario hindi naman po inuntog lang. So yung pasa mo galing kay Mario. Siya po ang binubugbog ko, inuntog niya po ako sa pintuan. Si pinagtatakpan mo ba si Mario? Hindi po. Silang dalawa, hindi ko sila pinagtatakpan. Ate Lisa, diretsa ang tanong, sinasaktan ba ni Mang Mario ang mga anak ko? Hindi rin ho. Hindi po sinasaktan ang mga anak ko. Kung tutusan niya... Kung kanina nagawa mong magsinungaling sa amin at ipagtanggol siya, sana sa pagkakataon na ito, totoo na ang sinasabi mo. Kung gusto mong tulungan ka namin. Hindi po sinasaktan naman ni Mario ang mga anak ko. Siya ang nagbibigay ng baon sa mga anak ko. Araw-araw pumapasok ang mga anak ko eh. Siya ang sumusuporta. Paano niya magugulpe mga anak ko? Mga anak ko mabait sa kanya. Siya ang nagbibigay ng baon. Ang tatay niya walang trabaho. Sa amin nangingi sa amin yung baon, pagkain sa amin lahat. Hindi kami nangingi sa kanyang suporta. May tinulong ko ba sa mga anak mo? Si Mario ang tumutulong sa mo? Si Mario ang tumutulong sa mga anak mo? So bakit ka pa pumupunta kila Mang Nonoy kung wala kang napapala? Lahat ng mga kintrabo ang sinukuma ko? Pangilang asawa mo na yan. Tanungin mo muna yung sarili mo. Ayan o, bakit iniwanan kita? Kuya Nonoy, wala ka namang habol na kay Ate Lisa. Diretso ang tanong, mahal mo pa ba siya? Hindi na ako nagmamahal ng ganun. Nonoy, bakit pumupunta si Lisa sa inyo? Ay po, hindi ko naman sinasabi niya magpunta eh. Dato na papunta ako, antay niyo mga anak ko eh. Bibisa tayo kung kumakain ba, pinapakain niyo ba yung mga anak ko? Pupunta nga mga anak ko, gutom eh. Ba't papakain ka pa sa mga anak ko? Oy, araw-araw yung pinapakain yan. Araw-araw, wala kang trabaho. Kayo, saan kayo natutulog? Sa gilid ng kalsada? Ay kami, Big Bear, ang laki nga eh. Ano pong trabaho niyo ngayon? Eh, minsan nagtatiles, minsan nagmamasun ako. Carpenter. Pag kumikita naman kayo, binibigyan niyo naman po ba ng pera ang mga bata? Oo, binibigyan ko yan. Kasi hindi mo na udlagarik mga katulad niyan eh. Tingnan namin yung mga itsura niyo. Ang mukha mo. Lisa, nakikita mong nag-aaway silang ganyan. Malinaw ba sa kanila kung sinong pinili mo? Siya ako pipiliin ko. So talagang hiwalay na kayo ni Nonoy? At wala na kayong pakialamanan pa? Wala na ako. Kaya lang ako pupunta sa akin kasi andun yung mga anak ko. Binibisita ko kung kumain ako, hindi pa. Pupunta mga anak ko sa akin, natatakot sa papa nila kasi paglaseng, maingay. Kaya mga anak ko sa pero gano'ng katotoo na kung pumunta ka kila Nonoy ay madaling araw? Ay, hindi pa yung totoo. Madaling araw ba siya pumunta? Napasok sa bahay ng bigla. Kasi natutulog doon. Ah, natutulog din doon? So, sino katabi niya? Kayo o yung mga bata? Oo, pag nagigisingan ko lang, katabi ko sila. Ganon. Parang naglalaro ba siya sa mga lalaki? Kahit 10 lalaki. Nakakuha ako ng totoo magmamahal sa akin. Nakuhans, hindi ko kinakaya ang mga bagay-bagay. Siguro oras na para bumoto ang mga kasawsawa natin dito sa studio. Okay, mga kapatid, narinig niyo si Chang Ami. Woo! Napakagulo ng kwentong ito. Aba, hindi ko pa kayo tinatanong. Ay, nakataas na. O, hindi, sige na. Ituloy-tuloy na. Salamat sa ating mga sausawero at sausawera. Mga kapatid, oras na po para magkaroon ng masinsinang pag-uusap ang ating po mga panauhin kasama po ang Trio Tagapayo. Hangad namin, siyempre po, na magbunga ito ng magandang resulta. Ako magtawag, bakit? Buhay ko mga anak ko. Tapos umabot sa punto na talagang kahit na sino, basta makapagbungay ka. Kahit ano gagawin ko para sa mga anak ko. Tanggapin mo na lang na hindi ka napili ni Lilisa. Maganda pang buhay, baka makapaghanap ka pa lang ano, ng mamahal sa'yo ng lubusan. Pero huwag mong tatalikuran yung pananagutan mo sa anak mo, ha? Mga kapatid, sa punto pong ito, bagamat nagkausap na ang ating pong mga bisita at ang ating pong Trio Tagapayo ng personal, sana ipakinggan pa rin po nila ang final say ng ating pong Tagapayo. Simulan ko lamang po kay Attorney Acosta. Medyo mahirap itong issue natin ngayon, pero ito ang realidad sa ilang pamilya sa ating kapuluan. Ang dapat ninyong isipin ay ang hinaharap at ang kinabukasan na inyong mga anak.
Kahit naligaw na landa sa isang tao ay pwede pa rin magbagong buhay. Ayusin ang dapat ayusin. Pero sa pag-aayos nito, ang dapat nating ginagamit ay ang ating isip, hindi ang puso lang. Nasusulat nga, lahat ng bagay mabuti. Ngunit hindi lahat ay nararapat. May katotohanan na hindi mo na dapat salitain, sabihin, dahil walang buting idudulot sa nakikinig. Ang mga anak, ang gusto niyan, isang pamilyang buo. Liba na lamang kung talagang ang ama ay hindi karapat-dapat mahalin. Ang amang ito ay talaga namang walang malasakit sa kanila. Papaya, sinasaktan ang ina. Pero kung ang mga anak natin alam na pwede pang mabuo, yan ang pangarap ng isang anak. Kung meron ka mang nakaraan, madilim, pwedeng lumiwanag yan. Ang maging tanglaw mo ay ang katwiran, ang tama, tamang prinsipyo ng buhay at ang inspirasyon na ang mga anak mo ay magkaroon ng magandang bukas. Maraming pong salamat, Attorney Presida Rueda Acosta. Dr. Camille? Kaya nagiging magulo yung sitwasyon para sa mga bata. Dalawa ang kinikilalang ama. Kaya naguguluhan yung mga bata eh. Kahit nasabihin mong ito ay hindi galing sa chismis, pero mismo ang mga bata na ano po ba, iba po ba ang aming mga ama? Dahil kasi pagdating nga naman sa kabilang bahay, papa ang tawag dahil ikaw mismo ang nagsabi na papa rin si Mang Mario. At pagdating din sa kabilang bahay, si Nonoy ay papa rin. Yung 13 years old na sa teenager na po yun. So dapat lang na pangalagaan natin, lalo't batang babae yun. Dahil kasi mas dapat silang i-guide para tama po ang kanilang kalalakihan. At ito po ay dapat malaman ng lahat ng ina at ng ama ng tahanan. Yun lang. Maraming pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Sunny. Dapat natin malaman na ang personal na kasalanan ng isang pribadong tao, ng isang pribadong individual, ay personal niyang pananagutan sa harap ng Diyos o sa harap man ng batas. Ito ay hindi dapat panghimasukan, ito ay hindi dapat ibulgar, ito ay hindi dapat malaman ng lahat, maliban kung nasasangkot ang publiko. Sino ang naapektuhan sa away na ito, sa gulo ng pamilya? Ang iyong mga supling. Kaya narito po ang ibinibigay na krus ng Panginoon sa inyo. Pasanin niyong dalawa ang krus na ito at ituro sa inyong mga anak na hindi mangyari ang nangyari sa inyo ngayon, na sila'y maging mabubuting mga alagad ng Panginoon. Nawa dito sa face-to-face na ito, magkaroon ng tuldok at pagkaayos po kayong dalawang panig dito. Maraming pong salamat, Reverend Father Sunny Merida. Mang Nonoy, gusto ko lamang pong malaman bakit po kayo umiiyak habang nagsasalita po sina Attorney at sina Dr. Camille at si Father Sunny. Siyempre, masagot po yun. Papaano po ba ninyo gustong maayos ito pong napakagulong sitwasyon po ninyo ni Ate Lisa? Eh, ang gusto ko lang sana mangyari niyan para matapos na. Mm-hmm. Eh, ano na lang, sumama na lang siya dun sa, ano, sa tao na yan. Yung hindi na magpakita sa akin. Wala na bang pag-asa, Ate Lisa, na magkabalikan kayo ni Nonoy? Wala na po. Ayoko na po. Kaya niyo pong tanggapin yon, Mang Nonoy? Na wala na daw po talagang pag-asa? Opo. Kaya niyo nang tanggapin yon. So, paano nga po? Anong mangyayari sa mga bata? Yung mga anak ko kasi, gusto nila pumunta sa papa nila para dalawin. Hindi ko man kaya pigilan. Eh, gusto nila papa nila yun. Baka isipin niya, pinagbabawalan ko anak ko para silipin siya. Yung sinasabi ko sa mga anak ko, sige, pumunta kayo sa papa niyo, pero uuwi kayo sa akin, dito kayo matutulog. Eh, minsan hindi po umuwi ang anak ko, sa kayo natutulog. Ayaw niya rin ako pumunta. Paano niyo ako makikita mga kasi, anak ko? Baka magmana pa sa kalle. Meron ka pang gustong sabihin sa kanilang dalawa, Lisa? Kayong dalawang dismosa, tigilan niyo na ako. Kasi pagod na ako sa inyong dalawa.
Sana lang din, Mang Mario, umaasa po kami. Wala po kayong karapatan na paluin o pagsalitaan ng hindi maganda ang mga batang yon. Dahil yun po ay hindi po ninyo anak, pero pwede po ninyo silang mahalin at ituring na parang mga anak ninyo. May papangako niyo po ba yun sa aming lahat dito? Opo. Na hindi po ninyo sasaktan ang mga bata? Opo. Kahit po si Aling Lisa? Opo. At Ate Lisa, dalangin namin na sana habang may oras pa at may panahon pa, bigyan mo ng pagpapahalaga ang iyong sarili at ang iyong mga anak. Dahil kailangan ka ng mga anak mo. Maraming salamat sa ating mga panauhin. Amin na po tayo, mga kapatid. Napakarami na naman po nating natutunan sa ating pong isyo ngayon. Sana po ay matutunan nating lahat ang paggalang po sa buhay ng ibang tao. Kung ano man po ang mga sensitibong bagay na alam po natin, huwag na po natin itong ipagkalat pa. At lalong-lalo na hong huwag na nating ipaalam sa mga batang wala pa pong sapat na pangunawa sa mga ganitong sitwasyon at mga bagay-bagay. Tandaan sana natin, kung wala rin lang tayong magandang masasabi para po sa iba, mas mabuti pang itikom na lang po natin ang ating mga bibig para wala pong gulo. At sana, yan po ang pilitin nating gawin para maging masaya po ang ating pong pamilya at komunidad. Maraming maraming salamat sa aking co-host na si Hans Wortel, sa Dance Squad! Kaya B1 at B2! Sa ating pong mahal na trio, Tagapayo, ang mga sausawera at sausawera, at higit sa lahat sa ating pong mga bisita na nagbahagi po ng kanilang tunay at totoong kwento. Kung gusto po ninyong ibahagi sa amin ang inyong mga problema, issues, o mga bagay na hindi po pinagkakasunduan, mag-email lamang po kayo sa amin at susubukan po naming bigyan ng solusyon ang mga ito. At kung gusto naman po ninyo maging live audience dito po sa amin, mag-email lamang din po kayo para sa detalye. Muli, ako po ang inyong Siang Ami na lagi nagpapaalala. Ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ito ba ang nagkalat na balita na may utos si Diday at Wala Tubaho? Wala ako sinasabing ganun. Nasa barangay namin, nilalayuan ako. Hindi nga yun eh. In 4 years tayong magkaibigan. Eh, hindi mo naisip yun? In 4 years? Naganyanin mo ako? I-proof niya sa akin. Patunayan niya sa akin. Ba, sino ba naglilinis ng kokoy? Ikaw lang, di ba? Ikaw lang, di ba? Ang mga problema! Face to face!